Sabi nila, love starts with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop. In the case of Mark Heras and Lian Paz, it ends via SMS. O nagtapos sa isang text message lang. Last January 5, sa programang Star Talk, kapwa inamin na Mark Heras at EV Babe member Lian Paz, natapos na ang kanilang relasyon na tumagal din ng 10 buwan. Last Thursday, January 10, sinadya namin mismo si Lian para alamin ang kanyang side sa breakup nila ni Mark. Right after her stint in Itbulaga, magkilo naman niyang pinaunlakan si Tito Ricky for an interview. Lian Paz, ang ganda-ganda mo, parang hindi ka galing sa breakup. Kumusta ka na after the breakup? Mabuti po. Hindi naman po masyado. Hindi po may iwasan na damdamin yan, pero nagtatrabaho po ako eh. Parehong abala ngayon sa trabaho sina Mark at Lian. In fact, sinundan pa namin si Mark last Sunday, January 14 sa SOP just to get his side. But Mark don't wanna talk about the breakup anymore. Pero sa kapipilit, napapunta din namin siya sa Cheesecake sa Tomas Marato kung saan ginawa ang interview with Mr. Ricky Law. So 10 months kayo nag-on, di ba? Apo. Paano may describe yung 10 months na yun? Masaya. For me, I'm happy nung kung naman yung mga na-experience namin or yung mga nagawa namin for the past 10 months sa pinagsamahan namin. And I'm happy and hindi ko masasabi na isang relationship lang yun na dumaan or wala lang, parang ganyan. It's a good 10 months. Mm-hmm. Ano yung best memories mo from the 10 months? Actually, kasi busy ng tao, ganoon din po ako. So, minsan-minsan lang po ako magkita. Siguro, nasabi ko magandang memories yung naiintindihan namin yung bawat isa kahit despite of our busy schedules. We give ourselves time. Sino yung decision na mag-break kayo ni Mark? Sabi po niya sa akin is, mag-cool off muna tayo. Kailangan ko hanapin yung sarili ko. Hindi ko nakilala yung sarili ko. So, nagkakapwa ako syempre. Bakit all of a sudden? Tsaka napakaganda regalo naman for me na kapas kong Pasko, hindi na nga tayo nakita nung Christmas din. Ito pa yung gagawin mo sa akin. Oh, for me actually, syempre, mas gusto ko syempre na yung babae pa rin yung makikipaghiwalay. Hindi naman talaga yung tama eh. Pero this time kasi parang kung aantay lang namin nakaantay na yung habang mag-aantay kami kung ano yung mangyayari, mahirapan lang kami, di ba? Huwag muna namin pahirapan yung mga sarili namin. Kung kailangan munang maghiwalay, pwede naman eh. Diba, hindi naman natin sinabi na once na naghiwalay kayo, kahit naman kanina, kahit sa mga yung mga naging girlfriend ko before, diba? Once na tapos na yun, wala naman nabalitan mga binabalikan ako or mga ex ko. Pero, kasi yung relationship naman namin ni Liam before, okay naman eh, we're happy. Na nung naghiwalay kami talagang biglaan na maraming nagulat kahit yung mga close friends namin. Pero kasi pag hindi mo binigyan ng katapusan yung nagiging problema nyo, lalong lalaki at magiging malabo talaga eh. Kasi dumating pa sa point na mangyayari pa yan, di ba? So sabi ko, tama na muna. Sabi ko. Kasi medyo sobrang nagugulahan na rin ako, pati ako nahihirapan. Mark, palaisipan talaga yun kung bakit kayo nag-break na Lian. Sabi ng iba, may mga third party daw. Ano bang dahilan? Bakit kayo nagkahiwalay? Pinaka main reason po talaga kasi sobrang kulang na kulang kami sa time. For example, like ako, puro po tapings, out of town shows, tapos diba nag-out of the country pa kami. Japan. Tapos so, pagbalik ko naman, sila naman yung nag-out of the country, sila naman yung nag-show sa ibang bansa. Kulangan sa oras ang sinasabing dahilan ni Mark kung bakit siya nakipagkalas kay Lian. Pero ilang issues ang naungkat na may kinalaman daw sa mga past boyfriends ni Lian ang rason ng kanilang hiwalayan. Actually, parang magulo na nga po kami nung Christmas time eh. Before Christmas po kasi, parang na-confront niya po ako about chismis, na meron na po siya narinig about me. Yung player na, basketball player. Yes. Mm-hmm. Sabi ko, nag-explain po ako. Sabi ko, lumabas na, sabi niya po is lumabas daw nga po ako, may nakakita po sa akin. Si Dondo nang bibero siya ngayon. Apo. Ano yun? Actually, wala pa sinabi sa akin eh. Yes, he was my friend. Ah, just friend, ha? Tsaka pares po kasi kaming nanggaling sa Cebu. Kasi matagal ko na po siyang kilala. Pero late, di ko narinig siya sa Manila. 2 years ago, yun po yung mga time na
nagkikita po kami. Kasi sa Bulaga, nag-guest po siya. Pero hindi naman po to the point na nag-date po kami or what. Wala pong ganun. Wala po kasi pamilyado po siyang tao. Tsaka napaka- Oh, may pamilya siya. Opo. Oh, I'm sorry. Akala ko, napaka-bait po yung tao para. So, meron siyang kasawa at may anak. Opo. Kilala mo si Don Don Antibes? Yeah. Na-meet mo na? No. Ah, pero one time lang, nakita mo ba sila na magkasama? Hindi. In a studio or in a restaurant? Hindi pa naman. Hindi pa naman. So we never talked about him naman po eh. Oh, si Mark kaya, nakafocus din sa'yo? Faithful din ba siya sa'yo? Siguro, ewan ko pa. Hindi po ba? Parang may duda ka. Ngayon po, hindi po may iwasan na mag-isip na po ako ngayon kasi biglaan po eh. Kasi ang dami rin girls na naliling sa kanya. Opo, English. Yun nga po, unfair sa part ko na bakit ako, marami ako narinig about you. Hindi mo siya pero never kitang kinonfront, hindi ako naniniwala because I trust you. So may mga sismis din na dumalabas na nag-link sa'yo kay Rian Ramos. Mas kasi sa kapatid niya si Nadine. Sabi ko nga, sino ba sa kapatid? Sabi ko nga dito rin, nag-text ako kay Rian about nung lumabas yung issue na din sa kapatid niya. Nadine. Si Nadine. Sabi ko, narinig mo na ba? Sabi, yeah, may narinig ko na. Sabi. Hindi ko nga, unang hindi ko kilala yung kapatid ni Rian. Hindi ko pa talaga siya naminis, ever. Ang nakakilala ko pa lang is yung mami niya, saka si Rian, yung pa lang naman po. Pero yung sa kapatid niya, hindi pa naman. Siguro po hindi ako masasaktan ng ganito. Kung hindi ko lang po siya naman. Siguro po hindi po ako apektado. Pero sabi ko nga po, hindi po kasi ako showbiz na tao eh. Ang hirap po itago ng totoo, di po ba? Alam niya naman, alam niya naman 'yung nangyari, alam niya naman. Posibleng hindi niya alam. So may dahilan niya kung bakit.